Mga minamahal na kapatid, ang mahal na Birheng Maria ay nagpakita sa tatlong batang pastol na sina Lucia, Francisco at Jacinta mula 13 ng Mayo hanggang 13 ng Oktubre 1917 sa Cova da Iria ng Fatima sa Portugal at hiniling ang pag-aalay ng mga pagpapakasakit para sa ikapagbabalik loob ng mga makasalanan, pagdarasal ng banal na rosaryo at pagtatalaga ng sarili sa kalinisinisang puso ni Maria. Magsisi at magbalik loob sa Diyos, mag-alay ng panalangin para sa kabanalan ng buhay at kapayapaan ng daigdig, at maitalaga natin ang ating sarili sa kalinisinisang puso ng mahal na Birhen. Ouvindo o arauto da mensagem, ó terra eleita que o Espírito lavra, também dizemos, ó cheia de graça, sois serva e mensageira da palavra, saudada por todas as gerações. Feliz entre as mulheres sois, Maria. Bendito fruto que vos precedeu, custódia como vós, da Eucaristia. Apresentastes vosso filho, e o anúncio da espada ecoou. Dor que jorra da cruz do homem Deus, dor que sobre a sinheira ressoou, ensinando a excelsa sabedoria, encontraste Jesus entre os multidão, pedindo a conversão dos pecadores. Lupa vinira, buya kalam magit.
from the historic Kabanatuan Cathedral, a joint project of its music ministry and exhibit committee. Welcome to the Ginabayan Marian Exhibit Reflections and Music Online Special. Hosts Dr. Carlo Ponte Buendia and Ms. Kyla Coco. Maligayang pagbabalik po dito sa Ginabayan Marian Exhibit Reflections and Music Special. Bago po tayo magpatuloy, nais po sana namin munang pasalamatan ang Adelphos Choir na naghandog ng kanilang awitin para kay Maria bilang opening performance din po natin. And maraming salamat din po sa inyong lahat na sumama sa amin. Mula na araw. Diba? Sinamahan tayo hanggang ngayon sa ikahuling yugto. Pero bago ang lahat, ano nga ba ulit yung mga nakaraan natin pinagbasa? Yan, nagsimula tayo sa tuwa. Ito ang mga maliligayang kaganapan sa buhay ni Maria. At sinundan ng... At syempre, sinundan po ito ng hapis na tungkol naman po ito sa mga debosyon ng pagdadalamhati ni Maria noong kamatayan ni Kristo. At ang pintakasi, ito ang mga natatanging debosyon ng mga Pilipino kay Maria. At ngayon naman po ay nandito na tayo sa ika-apat na yugto ng ating online special, ang Himala. Ano nga ba ang Himala? Ang Himala, ito ang mga debosyong nagmula sa mga aparisyon ni Maria. Ayan. So ito na ang huling yugto. At ngayon naman po ay sasamahan po tayo ng ating pinakamamahal na obispo ng ating diocese ng Kabanatuan na si Bishop Sofronio Bangkod. Yan po. At syempre sasamahan din po ito ng mga performances, mga awitin po ulit. Para kay Maria, kung nabitin po kayo sa mga... Meron pa kayong dapat abangan. Sasamahan po tayo ni Daniela Linsangan, ni Lawrence Lukyakat, si Annalyn Peran, at ngayon po, tunghayan po natin ito.
Maligayang pagbati sa inyong lahat, minamahal ko mga kapatid, kayo na nakikisa sa ating kinaganap na programang ito sa ating parokya, Ginabayan Marian Festival. At ito naman ay ating isinama sa ating month of October, yung tinatawag nating Marian Month, upang lahat ng mga devotees ay magkaroon ng mahalagang pagkakataon, mapagnilayan itong kahalagahan na ating debosyon sa ating mahal na ina. Matulungan tayo pag-unawa sa lahat-lahat ng mga karanasan natin at lalong madala tayo sa matalik na pakipag-ugnayan sa kanyang anak na si Jesus. So dito sa buwan na ito ng Oktubre ay napakaganda ginagawa nating mga exhibits na ito dahil sa pamamagitan ng ating pagninilay sa iba't ibang yugto ng buhay na ating mahal na ina, ito ay makatutulong para sa atin to better appreciate what it means to follow her son. Dahil dito sa debosyon na ito ay lalong tumitingkad, lumilinaw ang kahulugan ng ating pagsunod sa ating Panginoon at mararamdaman natin ang paggabay ng ating mahal na ina. Ito naman ay makatutulong para sa atin hinaharap na pandemic
upang sa gayon magkaroon ulit tayo ng lakas ng loob, makaya natin malampasan ang lahat ng ito at magtulungan tayo upang ang ganitong uri ng hamon at marami pang iba ay ating makakamit ang ating hinangad ng sambayanan. So, para sa atin na sumasubaybay naman nakaparito sa ating exhibit o yung sumusubaybay sa ating online, pagmasdan ang lahat ng mga napakagandang images of our Blessed Mother. Kung ating gamitin ang pagkakatong ito, I just would like to offer one important suggestion. Just gaze on Mary. Look at the beautiful image of Mary. The very simple signs, whatever it is, allow it to speak to us. And then we pause. So that in that pause and quiet, mararamdaman natin yung palagi niyang ipinapaabot sa atin, at pinapaalam sa atin, ipinapadama sa atin ang presensya ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesus. And that's how it would help us better appreciate the use of those devotions or Blessed Mother. We have many images that invites us to become part of this journey of faith. Be our yes to God as we
Kaya naman na maganda para sa ating minamahal kong mga kapatid ay yung isang disposisyon ng pananampalatayang bukas na palaging naroon sa ating puso, isang hangarin na naway tayo'y lumago sa pananampalataya, lumawak ang ating pag-unawa sa kahulugan ng ating pagiging alagad ng ating Panginoon Jesus. So tulad ng aking nabanggit, maglaan tayo ng mahalagang pagkakataon, pagnilayan. Gaze at the image of our Blessed Mother, and that particular image will always draw our attention to her Son, our Savior. And then let's be in touch also with what we hold in our hearts so that this may be able to provide us with that needed inspiration and the courage to continue to move on in our journey. Ang ating mahal na ina, biyay ng ating Panginoon Jesus. Alalahanin natin nung pinagtagubilin ng ating Panginoon si ang kanyang mahal na ina sa paanan ng krus. Kanyang sinabi sa kanyang alagad, "Behold your mother. Mary is our mother. And all that a mother desires is for us to grow more intimately in our relationship with Jesus, her son." So itong ginanap natin mga kapatid na ginabayan Marian Exhibit ay isang napakalaking tulong para sa atin upang sa gayon ang ating pang-araw-araw na buhay ay nagkakaroon tayo ng disposisyon na may kagalakan, disposisyon na may pagtitiwala, disposisyon na mayroong puno ng pag-asa na alam natin kahit ganito ang ating kilalagyan ngayon sa panahong ito. Alam natin na kasama si Maria na patuloy na gumagabay sa atin na mapalapit sa kanyang anak at ang ating mga kapatid, ang ating kapwa, lahat sila ay kasama natin sa paglalakbay sa mundong ibabaw. And always filled with that hope that together and in the name of Jesus, we may be able to overcome whatever trials and challenges that we encounter. Sayang.
So ngayon po, napanood na po natin ang mga naghantog muli ng awitin para sa mahal na Birheng Maria. Sino na po? Pasalamatan natin ang Adelfo Squire, si Daniela Linsangan, Lawrence Lukiakat. At syempre po si Annalyn Taran. So, paano ba yan, Kyla? Oh, patapos na. Sa huling yugto na tayo ng ating online special. Pero huwag niyo po kaming iiwan dahil meron pa po kaming sorpresa para sa inyong lahat. Yan, so bago matapos ang lahat, sino ba ang mga dapat nating pasalamatan? So, syempre po, unang-una sa lahat, nais po na yung pasalamatan ang ating pinamamamahal na Cura Paroko. Dahil si Reverend Father Joel G. Carriazo. Para sa kanyang walang sawang suporta sa lahat ng mga aktibidades. Oo, lalo na dito sa ating online special na to. Diba? Talaga. At saka syempre, sino pa ba dapat natin pasalamatan? Lahat ng staff, lahat ng tumulong sa atin behind the scenes. Music Ministry. Yeah. Ang Exhibit Committee. Yes. At syempre po, ang Tower of David Productions at ang SNT Media at Ministry. At ang Martin DV. Opo, yun. At nais namin pasalamatan din ang ating hermano at hermana. Opo, si hermano po, si Mr. Simon Nicolas Soriano. At ang si hermana Jasmine natin. May Espino. Yun, so, ayun po, bago po tayo tuluyang magtapos, sasamahan po ulit tayo ng ating pinakamamahal na obispo ng Diocese ng Kabanatuan, si Most Reverend Sofronio A. Bangkod. Yun po, para sa kanyang mensahe. So, muli po, ako po si Dr. Carlo Buendia. At ako si Jaline Kailacoco. At ito po ang Ginabayan, Marian Exhibit, Reflections and Music Special. Minamahal ko mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikisa sa ginawa nating programa na Ginabayan Online Special. Bilang pasasalamat, nais kong kilalanin ang Exhibit Committee at ang Tower of David Video Team sa kanilang ginawang programa na siya namang nakatutulong sa atin sa pagninilay sa ating mahal na ina upang lalo pang mapatibay ang ating pakikipag-ugnayan sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Dahil dito, maraming salamat sa grupong ito upang sa gayon itong ating debosyon ay lalo pang nating pag-iktingin at lalo pang magpasigla sa atin sa patuloy na pagsasakatuparan na gawain ng totoong alagad ng ating Panginoon. So ito, maraming salamat at arinawa kahit sa ating mga kapatid na sa ibang bahagi ng mundo na sumamaybay sa pamagitan ng online exhibit na ito, maraming salamat. Harinawa, ano man ang ating natutunan, harinawa kung paanong whatever way that our Blessed Mother has touched our heart, this will continue to inspire us to move on in our journey, being mindful of the fact that in spite of all challenges, whether personal, family, community, or the worldwide problem and challenges, alam natin that in the very core of our hearts is that presence of Jesus. Ito yung tunay na hangarin na ating mahal na ina, na tayo lalong mapalapit sa kanyang anak na si Jesus. Sumuli, bilang pangwakas ng ating ginaganap na Ginabayan Online Special, ay aawitin ngayon na narito po ang Synaxis Singers upang awitin at magiging handog ito bilang awiting parangal sa ating mahal na ina, ang patron ng Birheng Divina Pastora. Muli, sa ngalan ng Diocese sa Kabanatuan at ang San Nicolas ito Latino Cathedral, maraming salamat sa inyo at aking dalangin manatili tayong matatag na alagad ng ating Panginoon.